Good day everyone! Welcome back again sa ating rooftop garden. And this is Jandel. At kung bago ka pa lang guys sa aking YouTube channel, please subscribe, palike and share. At pahit pa ko ng notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong uploaded na mga video. So samahan nyo ako at kitang-kita nyo naman na ang ating picture plant para sa vlog na ito ay ang ating Purple Delight. So, yan. So papakita ko lang sa inyo, meron akong dalawang pot ng Purple Delight dito. And as you can see, kitang-kita naman dyan kung sino yung matagal na sa akin. Ano. So this pot, itong hawak-hawak ko, ito is since last year to, I don't know kung 1 year na to or lampas 1 year na to sa akin guys. At ito pa lang yung nangyayari sa kanya. No? Ayan. So ang nangyayari kasi sa kanya, humaba lang siya. And I'm plano kong pugutan siya ngayon. So pag-iisipan ko muna. Kasi malimit na siyang masagi-sagi. So, ayan. Ang ating Purple Delight ay maganda yung color niyan guys. So, sa mahilig sa mga purple color ng mga succulent, isa to sa mga magugustuhan niyo, no? Kasi pag na-stress yan, and as you can see, yung pinaka-color niya is maganda talaga siya tingnan. And may powdery type and shiny yung kanyang mga leaf. So, ang pinagkaiba niyan kay Superbomb is yung Superbomb kasi guys is may pagka matte yung color niya na may pagka gray ng konti, no? So ayun yung pinagkaiba nila. So maraming nalilito diyan or Mrs. Richard, tinatawag nila tong Mrs. Richard pero hindi siya Mrs. Richard kasi ang Mrs. Richard is si Gypsy na succulent. And wala pa akong Gypsy dito. So ang si Gypsy naman is may pagka reddish na pinkish yung color niya, no? So mas shiny yon yung dahon nun. Ito din makintab yung dahon niyan. Ayan. So pag hindi siya totally stress, may pagka powdery green yung color niya. So halos hawig sila ni ano ni Ellen yung color niya pag na hindi pa siya totally stress kasi si Ellen ganyan yung ano niya yung style nung color niya pag ano powdery green na may pagka powdery pink yung combination niya. So ayan po ang aking Graptoberia Purple Delight ay madali lang tong alagaan pagdating sa lowland guys. So as much as possible, no, binibigyan natin yung proper na sunlight exposure. Of course ayun yung pinakamahalaga na dapat binibigyan natin sa succulent aside dun sa tamang watering schedule na binibigyan natin sa ating mga Purple Delight or sa ating mga succulent. Now, isi-share ko sa inyo yung sariling care tips naman na ginagawa ko dito sa lowland. And again, we have different area naman. So sa bawat lugar na yan, no, may mga lugar talaga na mainit and then some of the area sa lowland ay malamig naman like na sa Mindanao part ka, no, may part ng Mindanao na malamig and maganda yung klima kaya kahit hindi mo napalitan ng mga potting mix is okay na okay siya. So dito sa area ko again is lamang ang humid dito guys, is mainit, malamig is malamig. So lagi kong in-explain sa inyan since yung area namin is napapalibutan ng bundok. So maganda rin naman actually siya sa mga succulent. And marami akong nakikitang post sa mga succulent collector na halos malalapit lang dito sa area namin na isa lang yung lugar namin. Ano. So now, ano ba yung tamang potting mix kung gusto nyong gawing rain or shine yung inyong Graptoberia Purple Delight? So the most important is yung potting mix na binibigay natin sa kanila. Why? Kasi dapat kung gagawin nyo itong rain or shine like itong mga to guys naka rain or shine yan, make sure na yung potting mix na gagamitin nyo is well drained and kumbaga mas lamang pa rin yung inorganic na medium na ginagamit nyo like pumice or lava rock or pwede kayong bumili ng mga potting mix na ready made na at ayun, sa mga online shop, ganyan. So ako kasi most of the time, lagi ako nag-DIY and mas feel na feel ko yung pagdatanim ko, no? Pag hindi ako, kumbaga, nag-DIY ako ng sarili kong potting mix. So ang potting mix ko dyan is usual thing na potting mix na DIY ko. So may
combination ng Rizal, ng Pamis, may combination ng syempre Vermicast, hindi mawawala yon. So pag wala akong Vermicast, guys, so meron akong ginagamit yan, loam soil. So mas maganda pa rin kasi meron organic medium tayong ginagamit sa ating mga succulents. So yun yung kasi yung mas ano nila, mas hindi lang aside dun sa purong-purong gritty, no. So maganda yung mahinahalo tayong kahit papaano na magandang medium sa ating mga succulents. Ang sunlight exposure nito is naka full filtered sun. Since ngayon kasi is cover ng net. And yung net ngayon nilagyan ko po siya ng UV plastic kasi nga malimit na umuulan. And ayoko naman na sobrang madidrain, malulunod na sila sobra sa tubig kasi nga yung ulan is hindi naman maganda kung ma-overwater natin sila, no. So at least 6 hours a day na sunlight exposure. Pero ito na, since sa rooftop garden ang setup ko is morning sun to afternoon sun. So pag mainit maghapon, maghapon din po silang nasa arawan. And lagi ko naman pinapakita sa inyo yung area ko. Covered siya ng net yung harapan. And kasi kung ako po ginagawa yun, kaya may covered ng net yung area ko. Kasi po maraming ibon dito and kinutuka-tuka nila yung mga dahon, no, yung mga succulent ko. So ayoko naman masira lahat. Kaya ginawa ko yung coveran ko talaga ng net. And yun nga yung pinakabubong nung part na pinaglalagyan nila is net lang, and ngayon may UV plastic. So mahalaga po yung sunlight exposure, yan po natin laging isaalang-alang pagdating sa pag-alaga natin ating mga succulent, hindi lang sa ating mga purple delight, no. Kasi araw pa rin yung kumbaga nagsisilbi nilang food para makapag-produce ng mas maraming babies at mas lumaki pa po. Ayan, watering schedule is once a week yung aking regular talaga. Pero nung summer, twice a week ako sa nila. Then ngayong maulan, naulanan sila nung isang araw, no. And hindi ko naman na sila didiligan kasi nabasa pa. So antayin ko lang matuyo yung soil nila bago uli magdilig after 1 week. Yan. Kung 1 week na hindi umulan, so yun po, magdidilig po ako sa kanila. And mas maganda po is bottom watering ang ginagawa ko sa kanila. Full watering or bottom watering po. So mas advisable po yung ganun. Kung stable na po sila, ano ko. Pero kung hindi pa po stable, ang gagawin nyo is, let's say bagong repot yan, after 2 weeks or 1 week, so diligan nyo muna, depende sa size ng pot. So 10 to 15 ml to 20 ml. So sa gilid muna ng pot, no, sa ilalim. And pag stable na yan, saka nyo painumin sila ng mas maraming water. So ayun po yung pinaginagawa ko lang sa kanila para ma-avoid din na magkaroon ako ng problema. Since maganda na yung akin purple delight, so ito kasi matagal na to sa akin. And wala pa akong nakakita ng mga pups sa gilid niya. So gagawin ko lang siguro ngayon is pugutan ko. So yan. Pagdating naman sa ating fertilizer, Osmocote lang po yung ginagamit ko sa kanila. And aside doon sa wala na akong ibang nilalagay na fertilizer, no. At nasa sa inyo na po yan kung ano yung gusto nyong kumbaga fertilizer sa inyong mga plants. So any brand po, wala naman pong problema. So way ng propagation, again, pwedeng offset. So offset, ito offset na tong mga to, itong nasa gilid na yan. So pwedeng pugot. So sa susunod na lang siguro, kung pupugutan natin sila, bibigyan ko na lang ng ibang video nun. Kasi meron din ako ditong iba pang plant, succulent na gusto ko rin pugutan. And leaf propagation. So this is the example ng leaf propagation. Ayan, eto guys. So meron ako na successful na leaf propagation nito nandun sa propagation area ko. So pinakilalim na part, natanggal lang kasi dito yan, oh. So ginawa ko is inano ko na lang, pinropagate ko. Ayan. So natumubo naman siya and madali lang siyang patubuin through leaf. Pero ako mas prepared ko na siguro si offset and pugot. Kasi si leaf talaga, si leaf propagation is matagal talaga yung process niya. So kailangan nyo mag-antay bago nyo makitaan ng kumbaga growth yung isang dahon. And again, sa mga pots naman, hindi ko naman
di ako masela, no, pagdating sa pot. So as much as possible, meron yung magandang drainage or magandang butas, no, para mabilis mag-drain yung inyong mga water na once na dinidiligan nyo siya. And syempre, kung afford mo naman yung medyo mas pricey na pot, then go po. As long as matuto tayong buhayin sila at alagaan sila ng maayos, hindi naman yan kasi nagiging batayan na, no, yung kagandahan ng pot. Although may dagdag aesthetics talaga siya when it comes sa ating mga succulent, pero kung saan ka makakatipid at sa tingin mo okay naman sa plant mo, sige po, alam mo lang natin yan kasi at the end of the day, again, lagi kong sinasabi is nasa atin na yan sa pag-aalaga. Sa pag-aalaga na talaga nagkakatalo ang ikagaganda ng ating mga succulent. So, wala yan sa mahal na plants or mahal na pots or mahal na potting mix, no? Basta maalagaan nyo sila ng maayos, then okay na okay po yung ating mga purple delight or yung ating mga succulents. So ayan po guys ang aking Raptobaria purple delight. Nagugulan talaga ako sa kanila kasi meron may sinasabi na na Graptopetalum, pero ang isa naman doon, mas inano ko na rin yung pina-follow ko talaga na sikat na vlogger pagdating sa plant na nakabase sa ibang bansa. So Graptobaria purple delight. And gagawin natin ng video yan guys, yung pinagkaiba ni Purple Delight at ni Super Bam and ni Mrs. Richard. So ayan po, once again maraming salamat po sa pag-subscribe ng aking YouTube channel, and shoutout po sa ating mga new subscribers. So thank you for siyempre trusting my channel and sa aking mga care tips, lalo na dito sa Lowland. So once again, yung sinishare ko sa inyo, ito po yung talagang nag-workout dito sa aking area, lalong-lalo na sa nagkakaproblema ng pag-aalaga sa Lowland. So that's it for today. Have a nice day everyone, and God bless po.